Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng PBBM to DepEd continue in improving quality education. Yan. Sa speech ng ating Pangulong Marcos sa pinagdiwang na National Teachers Days o World Teachers Day ngayong October 5, ay kanyang sinabi na ipapatuloy ng DepEd ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon. So yan. So yan yung kanyang binitiwang pananalita bilang paggabay sa mga katitsiran na nagdaos ng National Teachers Day na nitong mga nakarang araw. At yung World Teachers Day sa itong October 5, ginaganap yun. Pero nagsisimula yata yung for the month noong September to October, yung for the month ng National Teachers Day dito sa atin. Yan. So inatasan ni Pangulong Marcos si DepEd Secretary Angara na kanyang pamunuan ng education sector ng mas mataas na mararating at gawin itong nakaangkop sa ating edukasyon. Pinagmamalaki ng ating Pangulo ang sakripisyo ng mga katitiran at nais niya mahubog nito ng lubos ang mga estudyante. Susuportahan ng ating Pangulong Marcos ang ating katitiran sa kanyang bagong Pilipinas mula sa kanilang wage, sahod, benepisyo at iba't ibang kailangan para sila ay makapagturo ng lubos. So yan yung nais na binidiwang salita ng ating Pangulong Marcos para doon sa mga katitsiran, doon sa pinagdiwang na araw ng katitsiran na kanyang susuportahan yung mga teachers na mula doon sa kanilang sahod, benepisyo at iba't ibang mga pangangailangan. At ipinatutupad ni Senator Angara. Ayan. Ang Human Rights Promotions ay maigting na sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Kasi isyong ito ng paghikayat ng ating Pangulong Marcos sa mga katitiran at ating DepEd Secretary Angara na pag-ibayuhin ang kalidad ng edukasyon ay ating sinusuporta ng ating Pangulong Marcos at DepEd sa layunin ito na magkaroon tayo ng mahusay na edukasyon. Yan. Ating ang Human Rights Promotion ay sumusuporta sa ating Pangulong Marcos sa kanyang nais at sa kanyang paghikayat sa DepEd mula sa katitiran at sa sekretary na pag-ibayuhin yung quality ng education at iba-iba niyang itinabay dito. Yan. Ang mataas na antas ng edukasyon ay mahalaga upang ang mga estudyante ay makatapos ng may mataas na kaisipan o edukasyon upang ito ay maging mahusay na papalit sa iba't ibang professional o technical na edukasyon at maging mahusay silang mga negosyante o lingkod ng pamahalaan o maging mahusay silang professional or mga technical graduates na siya magiging susunod na salinlahin natin na kanilang tatahakin. So, kaya dapat na mahubog sila sa mas mataas na kaisipan at kanilang pag-ugali. So ang ating mga graduates ay hindi mahuli sa international na mga graduates kundi tayo ay mga magiging mahusay na professional in working with other foreign countries. So tayo ay hindi huli bilang professional in any terms, in business partnership, in working, yan. Iba't ibang larangan ng industriya. So hindi pa huli ang ipo ng Pilipino sa kalidad ng ating kaisipan o edukasyon.
with other countries. So tayo ay isang mahusay din na magiging kaisa o kaisa sa international na pagpapalago. Yan. So tayo may maging OW, tayo maging in demand lalo dahil nasa mas mataas yung ating kalidad ng kaisipan, and on the other hand, masimpag ang Pilipino, matyaga. So ating boses, ating Pangulong Marcos at ating Secretary Angara na kanilang isagawa ng lubos ang kanilang mga nais na maibigay na serbisyo sa ating katitsaran at ating mga estudyante, na way lahat ng Pilipino ay patuloy na maservisyuhan ng ating pampublikong eskwelahan mula DepEd at CHED sa mga sakop nito. Yan. Na yun, boses natin sa Pangulong Marcos, tugunin nyo ng lubos yung inyong nais, o gawin nyo o ipatupad nyo ng lubos ang inyong nais na o inyong binitaw ng salita mula sa ating Pangulo, na yung kanyang pagtulong sa patuloy na pag-assisted pagtulong niya sa DepEd, at yung DepEd Secretary ay patuloy niyang gawin yung nais ng ating Pangulo na party education at etcetera etcetera, na para naging mahusay ang servisyo at quality ng ating Department of Education, yan. From DepEd and CHED, yan. Sana lahat, yan, DepEd and CHED. From primary to secondary to colleges. And so sa ating katitiran naman ay magsakripisyo ng lubos bilang mga guro upang paglilingkuran ang lipunan ng Pilipino at tulungan ng ating pambalating for the quality of our education, at inyong inuunawain ng lubos yung mga estudyante sa pag-ubog at pagbibigay edukasyon sa kanila upang makamit nila ang mahusay na kaisipan at ugali, at higit sa lahat ay inyong isama ang pananalig sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesus Kristo. So yung boses natin sa mga katitsaran, magkaroon kayo ng iba yung sakripisyo at unawa doon sa ating mga estudyante, na sila ay mahubog nyo ng lubos sa kanilang kaisipan at mga pag-uugali. Sila ay maging mahusay na mamamayan bilang mga graduates, yan. Habang sila ay nag-aaral pa at hanggang sa makatapos sila. Primary, secondary to colleges, na sila ay hubog, hindi lamang sa kaisipan kundi sa ugali. Na sila ay may magandang pag-ugali paglabas ng eskwelahan. Mula sa pamilya, eskwelahan. So sila ay maging mahusay na mamamayan. At higit sa lahat ay isama nyo yung pagkilala ng mga estudyante sa ating Panginoon. Kapag silang may bigyan nyo rin sila ng spiritual guidance in a simple minute bago magsimula yung klase, mga panalangin, mga ganun, or other something na palaging pagpapaalala sa kanila sa Panginoon. Spiritual guidance at sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon Diyos niya. So maliwanagan ang ating education sector in public and private, etc. At naway gabayan kayo sa matalinong pag-educate, at mga estudyante ay gabayan na maging matatag at matapos nila ang kanilang pag-aaral. So maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos mula banal na Santa Maria, ang Panginoon sa Kristo, banal na Santa Maria, yung Department of Education. Yan. Maliwanagan yung mga katitsiran na sila ay magmasugid sa kanilang pag-ibayo, sa kanilang pagtuturo, at yung mga estudyante ay magkaroon ng katatagan sa kanilang pag-aaral para matapos nila yung kanilang pag-aaral. So mag-enjoy sila, at the same time ay nahuhubog yung kaisipan nila sa pag-aaral, dahil kailangan na maging matatag sila para matapos, dahil mahaba ang pag-aaral from, isipin mo, from primary, secondary, hanggang college. So napakahaba ng panahon nila nag-uugulin para magkaroon ka ng isang mahusay na bilang professional o technical. So kaya kailangan yung mga estudyante, matatag kayo sa inyong pag-aaral para matapos niya. So maliwanagan kayo naman ng Santa Maria, gabayan kayo sa inyong mga pangarap. At huwag niyo kalimutan yung mga estudyante na kayo ay magkaroon ng mananampalataya, na kayo ay gabayan ng ating Panginoon Diyos na makayanan niyo yung mga pag-aaral. Tumiling kayo ng katalinuhan para kayo ay pagkalooban nito, at inyong maipasa palagi yung mga subjects nyo. Ano, hindi kayo nagkakaroon ng sa katiwasan nyo yung mga blackboard para kayo ay mga tao. So maging matatag kayo na kayo ay maging mahusay na anak, mahusay na estudyante, mahusay na
tagasunod ng ating Panginoon Diyos para kayo ay mga tapat ng kulit at kayo ay magisusunod na namumuno, negosyante at mga profesional sa ating lipunan niya. At kayo ang susunod na nagpapatakbo ng ating bansa. So ating boses din na pag-ibayuhin ng DepEd at CHED o mga schools ang pagpapatupad ng anti-hazing law. Kung inyong bantayan ang inyong eskwelahan na ang sino mang organization doon, especially fraternities ay hindi lumabag dito. Magkaroon kayo ng mahusay na panuntunan upang ang mga fraternities ay hindi mauwi sa ganyang hazing at magkaroon ng hindi mabuting kahihinatnan. So yan ha. Aside from that, ay yung ating mga latest issue na regarding doon sa anti-hazing law. So yung dapat yung mga eskwelahan, inyong responsibility yan. From lalo na mula doon sa secondary, yung high school and colleges, dapat inyong gumawa kayo ng mahusay na panuntunan from your fraternities para maiwasan nila yung hazing o mapatupad yung anti-hazing law para inyong i-brief o inyong i-briefing o inyong kausapin ng mabuti yung mga fraternities, magbigay kayo ng panuntunan na walang hazing. So, nabaguhin yung initiation nila na iwasan na yung hazing para hindi yun makabubuti para sa kapatiran nila, para tumibay yung kanilang organisasyon o saman. Hindi sa mga magigitan ng pananakit ng bawat membro. Kasi kung layunin mo yung maprotektahan mo yung membro, matulungan mo sila bakit ikaw pa yung organisasyon pa yung mananakit at maaaring mauminga sa kamatayan o paralisasyon o anumang uri ng injury na maaaring matamo doon sa hazing, pinapagal ka, whatsoever na mabibigat ng mga ginagawa nila. So, hindi yun dapat ng mga panuntunan. So, siguro magbigay sila ng ilang mga suggestion sa mga fraternities ng mga organisasyon na gumagawa ng ganyan na dapat yung mga initiation nyo, kaya di ba, wakawang gawa kayong ganyan yan para tumiba yung inyong organisasyon. Tumulong kayo doon sa mga proyekto ng government. Halimbawa, yung cleaning program, mga ganyan. At iba't ibang activities na ginagawa. Yung mga planting, yung pre-planting, na ganyan. So, yan ay maaaring pagtulong ng diyan mag-initiate doon sa mga neophytes para ano, kasama yung lahat ng organization to help government with that. So, yun ang pinakamaganda siguro ng mga initiation na dapat gawin ng mga fraternities at hindi yung hampasin mo yung kasama. Hindi mo pinagtatanggol sila kung na yung nananakit. So, hindi yung magpapatibay. At lalo-lalo kung layunin mo ay parang gusto mo magpag-aaway lang. Hindi magandang ano. Hindi magandang ehemplo yung ganun mga bagay na maaaring nagiging dapat ay may mahusay na prinsipyo niya. So, ngayon ay naratulan yung latest, naratulan ng 4th year itong kaso ng hazing sa UST. At ito ay bunga ng hindi mabuting panuntunan ng mga fraternities na magkaroon ng ganitong hazing initiation sa mga neophytes o mga bagong recruits. Marami ang namamatay sa hazing at kaso sa ganitong hindi mabuting simulain ng mga fraternities. Hindi hazing ang papatibay ng kapatiran, kundi ang mahusay na pagkakaisa ng bawat mga miyembro. Para sa ating pagtingin ng Human Rights Promotions ay hindi yung sasaktan mo, yung kasamahan mo, para tumiba yung kapatiran, yung organisasyon. So, para bang gusto mo, mag-blood compact kayo para kung makipaglaban niya, halimbawa yung organisasyon mo, matibay kayo, kapatiran. Sa tingin ko ay hindi yun yung magpapatibay doon para magsanggandikit kayo hanggang wakas, di ba nga, tipong ganun, hindi ganun. So, siguro sa mas mahusay na prinsipyo at pagkakaisa, doon mo makikita yung inyong organisasyon. Lalo na lang, kung kayo nakatutulong at isang magandang ehemplo dapat, siguro, yung mga ganyang fraternities within universities, yung nagkakaroon kayo ng services o pagtulong within the government, may partner kayo doon, halimbawa, meron silang yung mga cleaning program, tree planting, mga ganun, etc., etc. At doon nga pala sa issue, halimbawa, paano ba, halimbawa, ano ba yung mga eskwela, halimbawa, private or public, halimbawa sa initiation. So, sa tingin natin doon, ay maaari may yung eskwelahan, ay maaari magkaroon ng pananagutan kung doon sa loob ng eskwelahan, ginawa yung hazing.
Kasi dapat binabantayan nila yung eskwelahan at meron silang mga sinapanatuman. Pero kung sa labas ng eskwelahan, sa tingin natin ay out yung school doon. Pero yun ay pananagutan na ng mismong organisasyon. Pero dapat ay hindi nagpupulang yung eskwelahan to para sila ay bigyan ng mga sinapanatuman at mga paalala na doon sa anti-hazing law at hindi maganda yung hazing. Pero kung ginawa doon sa loob ng eskwela, halimbawa yung hazing, nagkaroon ng problema, namatay yung neophytes o na-injure ng grabe, eh, pananagutan siguro na mayroong pananagutan siguro yung eskwela sa ating pagtingin. Dahil doon sa loob na ng premises ng eskwela yun, eh, supposed to be binabantayan ng mga gwardiya yan, at hindi dapat na may ganong klase na activities na nangyayari sa loob ng eskwelahan, college man or high school. Hindi dapat mayroong ganong klase ng room para doon sa ganong klase ng mga bagay, di ba? So kung nabibigyan sila ng mga room para organization, but not to use it para gawin nila, panilanungan nila mga nilupay. So mali, maliwanagan naman nila Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino. At tinamain ang mabuting balita sa gayon ng pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala. At patas at sumutugon sa karapatang pantao. At iwasan yung pang-abuso, katiwalian, yan, corruption. Yung mamamayan, sumunod naman nyo sa pamahalaan, iwasan nyo yung paggawa ng krimen. Iwasan nyo yung paglabag sa batas, lalo-lalo yung paglaban doon sa pamahalaan. So tulungan nyo at makisa kayo doon sa mabuting pamahala, patas ng justisya, pagpatubad ng patas ng justisya at pagtugon doon sa karapatang pantao. So ngayon makapumumuhay tayo ng mapayapa at patas at madali tayo makapumumuhay ng maglan niya mapayapa. At higit sa lahat, makapananampalataya tayo na dumo sa ating Panginoon Diyos ng maunlad at mapayapa. Mas magaan kesa doon sa magulong pamuhay na kinakailangan natin na maging matibay sa gitna ng kaguluhan sa pananampalataya natin. Ngayon, kung mapayapa tayo, medyo magaan tayo sa pananampalataya. Kasi nananampalataya ka, ginugulo ka. So mabigat yun na dinadala mo para maging matibay ka sa pananampalataya. Pero kung hindi ka naman ginugulo, so medyo maging magaan yung pananampalataya. Diba? So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhan sa naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito, hinggil doon sa karapatang mantao na ating sinasabuhan at tinunghaya nating particular na topic hinggil doon sa DepEd o anibersaryo ng DepEd at gabay ng ating Pangulo Marcos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.